Nagsagawa ng Disaster Ready Church Training ang Northeast Luzon Mission para sa kanilang mga pastor at mga leader ng simbahan. Doon ay nakatuwang ng Adventist Community Services o ACS ang ADRA o Adventist Development and Relief Agency sa pagbabahagi ng mga kalaman at kasanayang maghahanda sa mga delegado sa panahon ng sakuna at kalamidad. Ang iba pang detalye nasa balitang may pag-asa ni Solomon Cadiz. Ginanap ang kauna-unahang Mission-Wide Disaster Ready Church Training of Trainers na isinagawa sa Northeast Luzon Mission. Dinaluhan ng 22 delegado mula sa 7 area ng Northeast Luzon Mission ang Disaster Ready Church Training of Trainers noong November 13 to 15, 2023. Dahil ang mga lugar na nasasakupan ng NAM tulad ng Cagayan at Isabela ay madalas tamaan ng bagyo. Ang pagsasanay na ito ay tunay na maghahanda sa mga delegado at ang kanilang mga iglesyang nirerepresentahan para tumugon sa mga sakuna. Ang primary objective ng training na ito ay upang ma-equip ang ating mga area chairman, ang ating mga pastors and layman sa 7 area ng Northeast Luzon Mission to be fully equipped or be ready sa anumang disaster na darating. No, maging disaster ready church ang ating mga churches sa buong mission. Ang training na ito ay nagbigay atensyon sa 4 na tema: My Church, My Community, My Team, at My Response. Ito ay binigyan ng mga practical na lektura at workshop ni na Sir Karl Mark Morta, ang Monitoring, Evaluation, Accountability at Learning Officer ng ADRA, Pastor Jupiter Jacinto, Non-Adventist Community Services Director, Engineer Joseph Ignacio, Pastor Antonio Padre, Dr. Reynald Joel Vescaro, at Sir Glenn Jan Abogado. Ang Disaster Ready Church ay napaka-importante po na maibahagi or ma-roll out doon po sa ating mga churches kasi ito po ay nagbibigay guide po sa ating mga church members paano po sila makapaghanda, paano po natin i-assess yung ating mga church members sa kanilang mga kapasidad at paano po natin makilala ang ating komunidad sa pamamagitan po sa pag-profile sa kanila at sa pag-mapping po sa kanilang komunidad. At saka po malaki din po ang tulong nito para magkaroon po ng grupo ang church na kung saan sila po yung may responsibilidad na mag-responde sa panahon ng disaster. Ang pagsasanay na ito ay nagbigay inspirasyon sa mga dumalo na may paramdam ang tulong mula sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay serbisyo sa mga nasakuna at nangangailangan. Napakaganda po ang programang ito sapagkat kami po ay natuto na upang maging handa sa mga panahon na kung saan ay dumarating ang mga sakuna, bagyo o lindol, kung ano man mga sakuna doon barating, lalong-lalo na sa aming lugar. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Solomon Cadiz nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.